maraming nangingitlog dito, kababayan, no. Ayan. Mga ducks natin. Ito pa. Ito, namisa na, kababayan. Ayan, no. Ayan. Ayan, no. Namisa na, kababayan. Ayan. Ayan. May namimisa pa dyan. Kababayan, ayan, no. Ayan. Ito, kababayan. Tingnan ko lang mamaya. Pag okay na yung pusod nila, ilalabas na natin, kababayan. Ayan. At saka meron pang isa dito, kababayan, na namisa. Dito sa kabila. Ayan o, kababayan o. Ayan. Pero ito, hindi pa pwede na ilabas. Kasi yung pusod ng mga iba pa, basa pa. Hindi pa tuyo yung pusod nila. Kasi pag ilabas mo na di pa tuyo yung pusod nila, medyo delikado pa. Kaya kahit bukas na natin ito ilabas, kababayan, kasi meron pang kapipisa kalalabas. Oh. Ayan, oh, hindi pa masyadong makatayo. Oh. Ayan, kababayan, meron na naman tayong dagdaga bibi. Titignan din natin yung mga mas malaki, yung pang apat na araw na ngayon, kababayan, na bibi natin. Ayan, oh. Ganyan mamisa yung mga ating mga ducks. Basta bibigyan natin ng takip itong kanilang itlogan. Kahit luma, ayan na, lumang-luma na, oh. Tagal na kasi itong mga paitlogan natin. Ayan. At may nangingitlog na naman doon, oh. Ayan, kababayan. Titignan natin din yung pang-apat na araw na bibi natin sa ngayon. Ayan. At tala, bukas na siguro ito ilalabas, kababayan. Basta't hindi pa lalabas yung inahin, kababayan, pwede pa natin silang painitan dito para matuyo yung kanilang mga pusod, kababayan. Ayan. At puntahan na natin yung mas malaki nating mga bibi na nakakulong. Buksan natin. Ayan sila, kababayan. Ayan, oh. Ano yan, madami din to, kababayan. Pag ano, lumaki na ulit. Ang kailangan natin, kababayan, pag ganito ang bibi natin na may 4 days na, hindi yung fix na fix yung init, kababayan. Ayan, hindi fix na fix yung init. Lagyan natin ng singawan yung init para unti-unti din natin silang sanayin na tatanggalin tong ilaw na init nila, kababayan, para pag ilalabas din natin dito sa kulungan ng kababayan na may ilaw, hindi sila mabibigla, kababayan, na ilabas natin. Kasi pag di natin unti-unti na sanayin na pag nasa kulungan sila at mainit, tapos ilabas natin sila na hindi nasanay sa walang init ng ilaw, mabibigla din sila, kababayan. Kaya ang ginagawa natin dito sa mga sisyu natin, dahil ngayon may apat na araw na sila, kababayan, hindi na sila masyadong kailangan ng init na init. Kaya pinapasingaw ko tong kanilang kulungan. Kaya nakabingi, nakabukas yung kanilang kulungan. Ayan, kababayan, yung mga bibi natin. At yan yung naiwan pang gansa, kasi yung isang gansa ibinigay ko na sa kapatid ko kasi ayaw niyang mag-alaga ng aso. Ang gusto niyang bantay, gansa. Kaya ibinigay ko na yung isang gansa natin na alagaan din niya para magiging bantay niya sa kanilang bahay, kababayan. Ayan. Kasi sabi niya, mas maganda raw yung gansa na bantay sa bahay kaysa aso. Mas maingay daw. Ayan, kababayan. Ayan, yung mga 4-day-old natin bibi. Ito yung mga linabas ko na bibi na dyan sa labas noon. Pero ikinulong ko sila dito kasi hindi sila makakain. Kasi sa dami na ng atid, sa dami na ng alaga natin din na manok, kababayan. Kaya eto, palalakayin ko muna sila bago ko sila palabasin, mga kahit 10 days lang. Pero sinasanay ko na sila sa lamig, kababayan. Hindi masyadong
mainit tong kanilang cage. Kaya nakabingi. Pero pag may 1 week na kababayan, kahit dito muna sila, ilaw lang na naka-open tong kanilang kulungan para ilaw lang nila nakakain. Ayan kababayan, yung mga 4-day-old natin bibe kababayan. Ayan. At sana mapalaki din natin ang lahat nito kababayan. Ayan. Oo nga pala kababayan, masama din yung sobrang init kababayan dun sa kulungan ng ating mga bibe. Kontrolin lang natin yung init na parang init ng isang inahin lang ang ilalagay natin init. Kasi kung sobra yung init kababayan, mabubulag sila kababayan. Yung mata nila, maiinitan yun yung sanhi yung pagkabulag nila. Tignan nyo yung kung sobra ang init, makikita mo kababayan. Lumuluha palagi kababayan yung ganyang mata pag sobrang init. Kung pag ganun kababayan, ang nakikita natin sa mga alaga nating bibi na naiilawan, pasingawin natin yung init kababayan para hindi sila mabulag. Ayan kababayan, ang isang tip ko sa inyo, yung huwag masyado naman mainit ang ilalagay natin na bulb sa kanilang kulungan kababayan, yung mga naiilawang bibi. Ayan, kasi kawawa din sila eh pag mabubulag sila dahil sa init ng inilalagay natin na bumbilya. Ayan, yung mga 2 weeks to 3 weeks natin na bibe. Ayan, naghihintay lang ng pagkain. Magpapakain tayo mamaya kababayan kasi umuulan. Ito yung 4 na inahin dati na pinakita ko rin sa inyo na bibe natin. At ito, malusog na malusog sila kababayan. Kahit umuulan. Kasi pag umuulan kababayan, pumupunta ko rito para tignan kung sumisilong sila sa silungan na linagay ko kababayan. Ayan o, yung yero na inalagay ko pag malakas ang ulan, dyan sila sisilong kababayan. Yan ang strategy ko kahit nasa kulungan sila. Lalo na kung ganitong hindi yero ang bubong o pinapasok pa rin ng ulan, linalagyan ko na lang ng yero na silungan nila kababayan, katulad nito kababayan, no? Ganyan, para pag kahit malakas yung ulan, dyan sila sisilong kababayan para hindi sila masyadong mabasa. Kasi pag kahit ganito pa kalaki yung sisi mo kababayan, pag naulanan ng husto, yan, pag nabasa yung likod nila na hindi agad matutuyo, delikado rin sa kanila kababayan. Lalamigin sila kababayan, kaya ganyan ang ginagawa ko. Ayan, ayan kababayan. At ito naman yung mga mas malaki nating bibe na 4 na inahinto rin. Naiswerte lang natin kababayan na ito ay talagang walang nalagas at saka maganda yung pisa nila noon kasi 4 na inahin lang to. Madami yung napipisa yung mga alaga natin. Kaya ayan kababayan, pag nakapapisa ka ng 4 na inahin na ganito karami at naalagaan mo rin ng husto at napalaki, mabilis kang magpadami. Nakita nyo to nung inilabas ko sa kanilang itlogan at pinagsama-sama dito kababayan. Ayan, mga 4 din na inahin natin na sisiyo sa ngayon. Ayan, mag 50 days na to kababayan. Ayan o, 50 days na sila. At ito kababayan, sa 2.5 months na pag-aalaga natin, pag gusto na natin ibenta, pwede na kababayan. Kasi sa 75 days kababayan, kumpleto na yung mga pakpak nila at medyo may laman na yung kanilang braso. Ayan, hinihintay lang yung pagkain nila kababayan. Ayan, at may bibili yata kababayan, may bibili. Kahit umuulan kababayan, bebentahan natin para may pambili din tayo ng kanilang pagkain kababayan. Para hindi sila mabitin din sa pagkain, magbebenta rin tayo kababayan. Ayan. Strategy kababayan, yung mga ganito na kalalaki kasi na bibe, pag
gusto nating kumita. Ito mga ganito kababayan. Ano na to? 70-30 ang kinakain na ito, mga itong mga bibi natin ito. Kasi kung pure peas ang ipapakain natin sa ganitong mga bibi at hindi natin maibebenta sa loob ng 75 days. Lugi tayo kababayan. Kaya hinahaluan natin ng darak kababayan. Para pag hindi natin naibenta agad sa pagse 75 days nila kababayan. Okay lang 'yon kababayan kasi mas mura yung mas mura yung darak kesa sa pigs kababayan. Imbes na yung bibilhin natin na isang kilong pigs, tatlong kalahating kilo na darak yung ipapakain natin sa kanila kababayan. Kaya isanay natin kababayan yung mga alaga natin nakakain ng darak kababayan. Kasi po pag dito sa atin, etong ganitong kalalaking bibe, sisiw, mura lang dito sa atin kababayan. Kunti lang yung kinikita natin bawat isang ducks. Kahit kunti-kunti yung kikitain natin sa ducks kababayan, pag marami, pag naipon yun, kunti-kunti, marami din kababayan. Ayan. At saka ito, sideline, extra income natin, exercise, at saka magandang libangan to na alagaan para pag may oras na wala kang trabaho, sila asikasuhin natin kababayan. Katulad ko, may trabaho din ako. Eto, mga alaga ko, ganito kadami. Bali, ang inilalaan kong oras ko dito, kababayan, sa buong magkapon, 2 oras at kalahati lamang ang inilalaan ko dito sa alagaan ko. Kaya, kunti na lang siguro ang pagpadami ko dito. Dadami pa siguro, pero hanggang 4 oras lang ang dapat kailangan kong paglagi dito sa ating alagaan, kababayan. Ayan, kasi para magampanan din natin yung trabaho natin na kailangan din natin gawin araw-araw. Ito, sideline lang natin. Ito, gagawin lang natin pag wala tayong trabaho, kababayan. Ayan. Pero kung gusto natin talagang ducks ang araw-araw natin gagawin, maghapon, kahit mag-alaga tayo ng 4,000, kababayan, isang tao, kayang-kaya yan, kababayan. Ayan, pero sa akin kasi may trabaho din tayo na dapat gampanan. Kaya kailangan control lang ang pagpaparami natin para kaya natin din alagaan kababayan. Ayan, at may bibili ata kababayan. Tignan natin kung anong bibilhin nila. Ayan, kababayan, tignan natin. Meron, andun na sila o sa gate. Tatlong piraso. Tatlong piraso. Maliliit lang ha. Yung binibenta ko, yung mga pang-parking pang tatay lang, 180. Pero kung gusto mo yung mas malaki, 210 yun. Sa bali na dito, ano, kung kumanganin dito, bilad sila kumapag-grader ko alam. Yung market nga, katanan, hindi kita mabasit ah. Yung pang-grader ko alam, gusto di dito, 230, ilyak na sa pindas, kasi ako nabitin, para ako naging tapos. Sana pindas. Pwede na ba natin gawin yan? Pwede na siguro natin gawin din yan. Ano yun? Ano yung pan? Basta ipipilihan kayo ng mga medyo maliliit na parang... Atay! Kurang sa kita, balak ko ka rin. Hey! Ito, doyo. Ngayon, doyo. Doyo, parang doyo. Dito mga... Ano nga, hindi dyan. Yung para karne. Yung pinilip ko na look mo ka. Ano nga. Basta ako matiki. Yung dito yung cut edge. Dito yung amok yung cut edge. Ano nga. Basta ako matiki to. Wala. Dito yun. Malik mo. Kasi dyan matikad mo na ito. O, basta ako matiki to. Patas to. Cut edge. Anos lang. Malakalan yung awang patas to. Anong lang. Sip lang ang aro. Apa? Ini dia tinggal. Kasi agendanya dikit saja. Nakalit lang.
Kita ngamin di kita nih nakubing dito ni. Kita unay. Iya jan. Na ko. Do ato to ay. Kita ni sindok eh. Basit dati ah. Kita ko maka dito ni. Alok mo. Dore ubo mo kubing dito 3 months na. Sa ko sa kita na. Ayon mga kababayan, yung mga bumili ng ducks natin, breeder sana ang bibilhin. Pero dahil umuulan, di ko mapili yung mga magagandang ibigay sa kanila. Pababalikin na lang natin sila pag hindi umuulan. Kasi umuulan, kababayan, breeder sana na ducks at manok ang bibilhin. Pero dahil hindi ko muna sila nabigyan kasi umuulan, para mapili natin yung maganda rin na ibibigay natin kasi hindi masyadong malayo dito ang kanilang farm. Ayun, kaya bumili muna ng pang-ulam. Pababalikin ko na lang sila pag mainit at malinis dito sa ating alagaan kasi mahirap manghuli pag ganito na umuulan. Madumi sila, kababayan. Kaya swerte pa yung mga ducks natin na pang-breeder. Hindi muna sila maibebenta. Mas mahal kasi yung pang-breeder, kababayan, kaya pipiliin ko din yung magandang ibibigay sa kanila para hindi naman tayo mapahiya. Ayan, kababayan.